paabot po ng bayad. Excuse me, miss. Miss, excuse me. Paabot sana ng... Oh. Ante, pwede urong ka doon. Kailangan ko ng personal space. Hindi sana nag-taxi ka. Saan bababa tong 20? Kung saan ako dali ng tadhana, kuya. Hoy, hindi ako nakikipagbiruan dito, ha? Init-init ang panahon. Kuya, bayad po. Ay, miss, ako na mag-abot ng bayad mo. I know, I don't trust you. Sorry. Kuya, bayad po. Oh. Kuya, bayad po. Oh, saan bababa tong 50? Saan bababa to? Kuya, wag mo naman akong sigawan. Para pareho lang naman tayong tao dito. Ha? Tinatanong ko lang naman kung saan ka bababa. Ihang, sipag mo naman, nagre-review ka kahit nasa jeep ka. Capricorn po kasi ako, kaya ayaw ko nasasayo yung oras ko. Kaya kahit nagre-review po ako at saka sinasabay ko rin yung online selling ko, hataw pa rin ang mental at saka physical energy dahil sa sting. Hataw ang energy sa mind and body sa sting para sa ating mga hindi nauubusan ng diskarte sa buhay. Ay, oh, patikim naman ako niyan, Ihang. Yak, hindi tayo close. Para po ngayon din. Ay! Uy! Salamat po. Bigla namang papara. Kuya, mali yung spelling mo sa basta driver sweet lover. Sa lover O yun, hindi you. Hindi siya lover. Lover. Halitan mo. Paabot ng bayad. Ay hala, barya lang po sa umaga kasi kawawa po si Kuya Driver O. Ay ganun. At saka no to jeep ni face out tayong lahat ha. Mag-post kayo sa Facebook ninyo. Hala boy, bakit? Maling ruta yung nasakyan mo no. Route 11 to eh. Ah, ganun. Hmm, ganun. Kasi dati nung bata pa si mama, working student. Hi, sir. Pari-fill po kayo ng water. Ay, okay lang po. Thank you. Ay, later na lang po. Thank you. Sige po. Ano nga yung sinabi ko? Kala nakalimutan ko rin. Ito yung sabi ko sa inyo na backfield na nabili ko. Yan ba yun? Para baka mahirap gamitin yan. Ay, hindi madali lang itong gamitin. Pindutin nyo lang dito mga ma'am, sir. Pindutin nyo lang dito tapos mag-on na siya. Ah, wala. Ganun talaga yung buhay. Correct. Diba? Ah, bilaw na tayo? Ah, hindi. Sige, ako na. Waiter! Sa'yo na. Oo. Ah, hindi. Busog na ako. Sa'yo na yan. Ay, hindi. Ang dami ko na nakain. Sa'yo na. Ay, naku, mga Pinoy talaga kayo. Naku, tingnan ko lang kung hindi kayo mag-agawan sa dalakong desserts today! Wow! Ang bagong Jollibee Pinoy Summer Specials! Ang Pinoy favorite combination ng cheese at ube ay nasa signature crispy crust na ng Jollibee Pie. Ang paborito rin nating buko pandan ay available na rin as a sundae. Creamy vanilla soft serve na may buko strips, pandan syrup, and chewy buko pandan jelly. Ang bongga nitong pinaka-latest na Jollibee desserts, ha? Huy, latest Jollibee desserts lang, hindi pinaka-latest kasi magiging redundant na siya. Eh di wow! Eh di ikaw na. Nuturuan na nga kayo. Kaya iniwan ko talaga siya. Anong tingin niya sa akin? Nakwento kasi sa akin ni Philip na iba pala yung tatay ng unang anak mo. Kasi di... Kwento niya sa'yo? Oo, oh, nakwento niya sa akin na magkaiba yung tatay ng dalawang anak mo. Wala namang mali dun. Proud nga ako si... Ba't ganyan mukha mo? Alam mo yung ganito, pag ganito tumahimik ka na, bobo ka ba? Mali yung spelling mo sa therefore, may E yun. Dalawang E, may E din sa last. Ano ba yan? Ngayon talaga, nakakatapos ko lang magma. Totoo pala talaga nagpapakita kayo tuwing alas 12! Charing lang. Hindi kasi lagi ka nagluluto ng pancit canton dito tuwing midnight. So andito lang din ako nakikiamoy. Ang bango kasi. Grabe, amoy pa lang. Alam ko ng locking ni pancit canton, calamansi flavor yung niluluto mo. Takam bango at takam sarap kasi talaga ang Lockin ni Pancit Canton Calamansi Flavor. Kaya ito talaga ang choice ko for Midnight Cravings. Choose sarapiness during Midnight Cravings with Lockin ni Pancit Canton.
OA. Tinutupi ko lang naman tong kumot mo kasi 2 months na tong hindi nalalaban, kadiri ka. Palitan mo na to. Wow. Hoy, kamusta ka na? Okay naman, tapos na yung retoke ko. Masakit? Hindi, may anesthesia naman, tapos pinatulog ako. Ikaw, kailan yung sayo? Hindi ako, mamaya pa ako kasi may naunang pang pasyente sa akin. Pero ako na daw yung next. Hindi, kaya mo yan. Anong pinagawa mo? Lahat na, para talaga hindi tayo makilala. Hindi ka kita nakilala eh. Diba? Si Jennifer tapos na siya, nagparetoke siya agad kahapon. Kasi siya naman yung maraming sinabi dun sa screenshot eh, nung nag-leak yung GC. Correct. So ayun, ikaw, anong gusto mo sabihin? Hindi, wala na. Nasabi, nag-usap naman na tayo. Sigurado ka, baka may gusto ka pang sabihin? Hindi, wala na. Okay na talaga. O at least napag-usapan natin, diba, ng personal. Correct. Hindi kasi para for me, hindi ka kasi nag-iingat sa mga sinasabi mo. Tapos sa harap pa talaga ng maraming tao. Tapos sobrang napahiya ako dun. O in fairness ha, ang ganda ng bracelet mo. Ay ito? Oo, saan mo nabili? Actually, funny story to. Kasi ano, nung grade 2 pa kasi ako, nung ano, ito kasi, nakita ko to siya unang suot ng pinsan ko. Ngayon yung pinsan ko, nag-work kasi siya sa Dubai noon. So mga 2006, mga 2006, umuwi siya dito sa Pilipinas ulit para mag-join ng family reunion namin. So nung nakita ko tong suot niya, sabi ko talaga sa kanya na, ano to? Ito yung impression ko sa mga nanay pag may lakad kayo tapos kayong lahat nasa sasakyan at tapos siya nang hinihintay. Ma, tara na! Ma, malilate ka. Oo, nandiyan na! Wait! Ha? Oo, hindi, sadali lang. Wait lang. Bakit tagal ang nanay yun? Ewan, eh, ready na siya kanina eh. Ma, tara na ma! Oo, hindi, papunta lang ha. Wait lang. Eh, kanina lang. Galit siya kasi ang bagal natin tapos ngayon. Ma! Sadali lang. Hindi naman alam kumakalat yung bahay pag umaalis. Ang ginagawa ng nanay niyo sa bilo? Ma! Andiyan na! Papatay mo muna yung makina. Mga saksakan. Ma, malilit na tayo. Pag ginag-check ko lang yung mga saksakan. Wait lang. Ma! Sige na. Okay. Okay na daw. Ano ba kayo? Ba't minamadali niyo ako? Eh kasi mama, malilit na. Ay! Pa. Wait lang, may nakalimutan ako. Last na, ha? Yung cellphone ko na iwan. Sigurado ka ba? Kinompute mo ba ulit? Ito lang ang kinocompute ko na nga. Hindi short talaga ako this month. Lagi na lang ganito. Na-try mo na ba yung ano? Bawasan yung pagko-coffee shop mo o yung pagkain mo sa labas? Kasi mahal yun eh. Ito naman kung maka-advise masyadong totoo. Wala ka namang pakisama. Ay, sorry. Ay, hala, ang dami pa lang natin in-order na pagkain. Diba? Tara, kain na tayo. Ay, hindi, wait lang. Picturean ko lang. Picturean ko lang muna. Sige, tapos kain na tayo. Wait lang. May magandang mga angle dyan yung pagpagkain. Ay, may ganun ba? Patingin pag i-adjust mo yung brightness. Ayan, dapat i-zoom mo ng step. Pinicturean ko rin niya kanina. Ay, patingin. Ayan. O, oh, ito. Wow! Alam, cute! Ah, kasi patingin. Ay, tinan mo yung picture ni Kate. Ang ganda, pang National Geographic. Diba? Over, hindi naman. Grabe ka. Hindi, ang ganda wow. Talaga. Ba talaga itsura na picture pag galing sa'yo? Itag mo na lang ako sa story mo. Oo nga, kamera ko. Sige, pero itong picture ka rin, di ba? Oh, hindi, pangit. Hindi, pangit. Pangit nga. Ulit-ulit. Ay, hala. Pinapalabas mo na mas maganda ka mag-picture. Hindi, oh. Wala naman kasi nating ganun. Uy, sumama ka naman ngayong Sabado. Kasama ko workmates ko. Ay, hindi. Sige, go. Sama ako. Anong oras ba? Promise, ha? Pwede tayo magkita ng mga 5. Ah, 5. Ah, so diretso na dinner. Gaga, anong dinner? 5 a.m. Bali, 5 a.m. tayo magkikita sa park. Tapos sabay-sabay na tayo mag-jogging. 20 kilometers lang naman. Tapos bumalik tayo sa starting point together. Kasi sabay-sabay tayo magku-cool down. Bali, yoga yon. Tapos may friend kami may-ari ng ano CrossFit gym. So magpapawis na tayo sandali. Tapos mag-hike tayo paakyat sa bundok. Kasi doon na tayo magla-lunch. Hindi, sige, go. Pero habol lang ako, ha? Ah, sige. Sa yoga? Hindi, sa lunch. Hala! Nakita na mo inada ko ni Piolo sa Facebook! Yung artist? Oo! Ano ka ba, ma? Poser yan? Anong poser? Eh, picture niya to. Oo, Piolo Pascual parang works at Krusty Krabs. Kailan pa? Nak, i-check mo rin yung cellphone ko. May nag-text sa akin na nalod ako ng 20,000. Saan ba pwedeng i-claim yan? May sinalingan ka bang contest? Wala. Oh, edi halatang scam. Ano ba naman yan pa? Hala, naktin mo pang papayat sa Facebook. Bilan mo ako nito 3 days lang o pumayat na siya. Mahalata namang edited yung picture. Anong edited? May before and after nga. Tingnan mo nga, oh, yung pader sa likod niya, hindi pantay, gumanon din. Di ano, totoo yan na, kasi nakita ko sa Facebook yan, pinopromote din yan ng doktor. Porket nakapote, tapos may stethoscope, doktor agad. Bakit? Ano nangyari? Pumanaw na si Jackie Chan! Ha? O, nakita ko bakit? Sa Facebook, pumanaw doon siya na! Ano nangyari kay Jackie Chan? Ano ba? Buhay pa si Jackie Chan? Kita mo nga ako, black and white lang naman yung picture. Dapat kasi binabasa niyo yung caption para hindi kayo maniwala agad sa fake. Bakit may 1.5 na cook dito?
Ah, Nak, yan ang hindi fake news. Correct ka dyan, Dad! Dahil sa bawat pag-gas mo sa Shell na at least 2,000 pesos sa gas or 2,500 sa diesel, aba, may libreng 1.5 Coke ka na! Correct! At saka valid ang promo na yan from May 6 to June 2, 2024. Kaya punta na kayo sa pinakamalapit na Shell para mag-claim ninyo. And don't forget to follow Shell Philippines sa social media para updated kayo sa lahat ng promos nila! Nakafollow din ako sa lahat ng social media nila eh. Ay, oh! Tamang-tama kasi birthday ko rin bukas. Hoy, ma, ha? Mag-post ka ng picture ko sa Instagram tapos dapat may greeting. Sige, pero story lang, ha? Bakit story lang? Siyempre, masisira yung feed ko. Gusto ka aesthetic. Oh. Ano ba kasi yung nangyari? Imagine mo, auntie, ha? Mansari namin kahapon. I go to their house para... When? Ay, hindi, sorry. Sabi mo kasi go eh. Pero when? Kasi when? Tapos na eh. Okay, continue. Tapos. I went to their house para i-surprise siya. Tapos yung magbubukas sa akin ng door, ibang women. Woman. Kasi isa lang. Plural woman. Yung women. Ibang woman. Eh, yung woman na yun, yung kabarkada niya na matagal ko nang pinagsisilosan. I mean, connect me if I'm wrong ha. Pero valid naman siguro yung galit ko, di ba? Yes, valid. Pero correct me if I'm wrong yun. Hindi connect ka. Tapos. So ako, parang challenge ko talaga. Challenge. Challenge ko talaga siya na sabihin sa akin yung totoo. Hindi siya sumagot. Di ba silent means yes? Yes, pero silence yun, hindi silent. Oh. Pero grabe no, nag-effort ka talaga. Kahit ang init ng panahon, pumunta ka talaga sa kanila. Tapos nagdala ka pa ng food, napagastos ka pa. Ay, in fairness naman, no sweat summer ako papunta sa kanila kasi nag-grab ako. Napaka-convenient kasi talaga ng grab, especially ngayon na mainit yung panahon. Mm-mm. Use code no sweat para ma-avail mo rin yung mga discounts ng grab, grab food, at saka grab mart. Pero unlike grab, true good to be true talaga yung mic. Kaldayan. Too good to be true, hindi true good to be. Friend, pwede ba mag-grant la ako dito na hindi mo kinokorek yung wrong grammar ko? Sorry. Pero alam mo ba na mali din yung wrong grammar na term? Ang tamang term is grammatically incorrect. Kas, sorry, last na yun. My channel Technology Talks. Hello? Di ba taga Rose Subdivision, Bonifacio Street, Lock 10, Lot 9? Oo. At ang number mo naman sa office ay 0917-254-9569. Oh, sino to? At ang birthday mo naman ay September 25, 1991. Tama? Sino? Ba't mo alam yung mga information sa buhay ko? Spy ka ba? Hacker ka ba? Sino? Tama, si Maureen to. Nagbubuka pa ng flight natin ngayon. As always, ako na naman. Ay, sorry. Oo nga pala. Alam mo pala lahat ng details namin. Oo, bilang dakilang taga-book ninyong lahat kasi ang gusto nyo magbabayad na lang kayo. Ah, sige. Thank you. Salamat. Sige, pa-wait na lang ng confirmation sa email mo, ha? Sige. Bye. Love! Ano? Kapag nagalit ako sa kanya, I'm sure na meron siyang mas mahabang listahan ng mga bagay na ayaw niya rin sa akin. At yung mga kasalanan ko last year, baka ma-bring up lang ulit. Huwag na lang. Ano? Hindi. Amoy detergent yung CR. Bango? Ligo na ako ah. Okay. Ano ba ito? May mga tuyong kanin pa. Ang baboy. Love! Kapag nagalit ako sa kanya, I'm sure na magagalit din siya sa akin. Pero ako ang lugi dun kasi mas mag-i-enjoy pa siya sa silent treatment kasi pwede siya mag-computer buong araw na walang disturbo. Ano yun, love? Ah, wala. Sabi ko thank you sa paghugas ng plato. May mga freebies pa. Puno ka talaga ng surprises. Thank you. Welcome. Ano naman ang mga binili nito? Love! Bakit? Kapag sinabi ko sa kanyang sobrang magastos siya, baka ibalik niya lang din sa akin lahat ng gastos ko sa sapatos ko. Wag na lang, baka ma-back to you ako dun. Total payday naman ngayon at GCash Online Pay ang laging gamit niya. Na may secure online payment at easy access pa sa deals and discounts ng top merchants. Perfect naman talaga ang GCash Online Pay sa lahat ng summer haul shopping natin. Ah, wala. Huh? I miss you. Ganda mo. Thank you. Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, kaya kong gumising ng maaga. Pero nanilate pa rin ako kasi mahilig akong tumunganga bago gumalaw. Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, importante sa akin malaman kung kailan yung deadline ng mga pinapagawa sa akin. Sis, kailan yung deadline nito? Sa Friday. Pero better if today kasi mabilis lang naman tapusin yan eh. Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, ilang days na tong laundry dito sa kama ko. Pero okay lang kasi may space pa naman ako. Oh, kita mo. Oh, kasya ka pa nga dito eh. Ito naman. Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, I love talking about the future. Kasi hindi pa kailangan gawin today.
Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, ang dami kong time today na mag-work. Pero mas pipiliin ko muna ang mag-enjoy. Nag-download na kasi ako ng Disney Plus. Grabe, hindi ako nauubusan ng choices dito sa movies at series. May action, horror, drama, suspense, documentaries, at ang pinakapaborito kong genre, comedy. Kaya download na ng Disney Plus ko naman. Mahilig ako mag-procrastinate. Of course, deadline na today, tapos hindi ko pa natatapos. Ate, nakita mo ba yung chinelas? Ano? Ba't ka nagagalit? Ang dami kasing tanong ang ingay. Mo ko din ang dami sa galit mo. O so ano na nga, magkita na kasi tayo bukas. Go ako bukas. Ako, hindi ako pwede bukas. Ano na lang Saturday para walang work? Pwede ako Saturday. Ayan. Ako, pwede niya ako Saturday. Sana all Monday to Friday lang yung work. Ano na lang, what if Sunday, pwede kayo? Cannot be ako, hindi ako pwede. Yeah, ako din, hindi pwede. Magsisina na kami ni Mama sa Sunday, so hindi ako pwede. Huwag na tayo magkita. Next time na lang tayo mag-bonding sa Lamay kung meron tayong batchmate na namatay. Grabe ka naman. Oo nga. Pero totoo no, kasi yung huling tatlong kita natin is Lamay ng teacher natin, binyag ng anak ni Shane, tapos kasal ni Marco. True Arellano. Ganun talaga, pag tumatanda nga, adulting pa more. Pag nga sobrang issue sa'yo, eh para sa akin wala lang yun. Yun na nga eh, hindi siya issue sa'yo, pero of course, for me, binibeg din ko. Binibeg din. Wag ka tuma. Sorry. Ayun na nga, nag-unfollow na si Jane at saka si Claire sa each other. Oo nga eh, nakita ko rin. Pero alam mo, mali rin kasi talaga ni Jane eh. Oo, nakwento rin ni Claire yung side niya sa akin. Si Jane daw talaga yung attitude. Same oh. I mean, hindi ko alam yung side ni Jane ha. Pero kwento kasi sa akin ni Claire na sa barkada daw nila, si Jane daw talaga yung toxic. Correct. Pero alam mo ka na yung weird? Ano? Kasi kung ang sinasabi ni Claire na si Jane yung attitude sa barkada, eh bakit sa Instagram stories ni Jane, sa kanya sumasama yung barkada nila? Oh my God, naalala ko nga! Ang sabi sa akin ni Claire na siya din yung kinampihan ng buong barkada. Diba? Kung si Jane yung attitude, bakit sa kanya sumasama yung barkada nila? And kung si Claire yung biktima, eh bakit siya yung walang kasama? Ah, pero baka busy lang si Claire sa work. Eh kung busy talaga siya sa work, bakit siya nagkaroon ng time na ma-explain kaagad sa atin ang side niya regarding ng away niya? Kasi inuunahan niya si Jane na ikwento yung nangyari. Dahil pag siya yung una nag-explain, mas maniniwala tayo sa kanya. Gaya ng ginawa niya sa atin. So may chance na liar si Claire. Kasi hindi nagmamatch yung kwento niya sa atin sa mga nangyayari sa social media. May chance na innocent si Jane. At si Claire yung totoong toxic. Mystery solved! Case closed.